finally on my way to pick up my BMW F750 GS 40th Anniversary Edition. As you can see, I'm driving a car. And since medyo umuulan ngayon, mukhang hindi ko siya ma-ride at maiuwi. But, hoping na sana ma-deliver din siya sa bahay. So later, let's see kung anong magiging arrangement namin on how I'll bring home my new baby. By the way, I've already decided kung anong pangalan ng aking new baby. I'm going to call her Diana. Yan, kasi I'm such a huge fan of Wonder Woman, di ba? Si Gal Gadot is such an amazing woman and she's so empowered, di ba? And she's so strong and yon, talagang siya yung nag-exemplify ng strength and power. Please do watch out for our adventures together. Yan. So meron pala ako na receive kanina na question, no? So parang meron kasing question kanina, bakit daw hindi ko na, or I mean hindi ko daw kinonsider yung F850 GS, bakit daw 750 yung pinili ko? Well, to answer that question, gusto ko kasi sana mag-try muna ng entry level of an adventure bike. For those who are new to my channel, I'm getting my new baby, which is an adventure bike. I've transitioned from cruiser to naked bikes and then now an adventure bike. If you haven't watched the launch of BMW GS 40th editions last Saturday, kasi they just launched the 40th anniversary edition. So yun, I know that it's still up on their Facebook page. You can still watch that, guys, para at least magkaroon kayo ng idea kung ano-ano ba yung mga 40th edition ni BMW. Yun, I'm just so excited. Medyo kinakabahan na ako, no? Kanina hindi ko pa masyadong na-feel yung kaba ko. But now, eto na, nagsisink in na sa akin. Feeling ko, ano, eto yung feeling ng, ano eh, yung pumupunta sa first date, di ba? Mixed emotions, happy, excited, na basta parang masaya lang, yun lang masasabi ko. Yan, thank you for joining me. Yan, may kita nyo later kung ano bang itsura ng pag-unbox ko ng aking new baby. Speaking of unboxing, literal na i-unbox ko siya, guys, like coming from a big box. Naka-seal pa siya, so talagang ako mismo ang magka-cut sa kanya and ako mismo ang unang makakakita sa kanya. So we're finally here at BMW Libis. This is it, guys. Ito na. Sayasa na ito. Okay. Ito. Hi, Mr. Vika, how are you? Sir Percy is one of the sales consultants here at BMW Motorrad Libis. And he's the one who will assist me sa pag-unbox ko ng 750. Yes, yes. So, excited. Sir Percy, nasan ba ang aking F750? So, first of all, I want to congratulate you, Ma'am Rika, for the new bike. Top, talagang lahat ng units naka-crate. Tama ako? Yes. Lahat naman ng unit na dumadating sa atin from Berlin, naka-crate siya. Oh, so from Berlin, Germany lahat? Yes. Okay. So naka-crate siya para to ensure that it's protected, safe. Of unboxing. Pang ilang
F750 na ba itong i-unbox ko yun ngayon? Isa, nirelease nyo? This one is the first 750GS na i-release natin dito sa dealer natin. Yan, yes. Next. First talaga eh. Yes. Ako yung first na may F750 for the 40th edition, yes. Diba? And ako din yung first na i-re-release nila. So, yes. Yan. Let's see, guys. Siya. And this is Kuya Roy. Activate muna yung battery. Binubuo natin, naka-charge na siya para yung health ng battery is mag 100% siya. Ah. Kuya Roy, itong battery na to, ilang ano siya tatagal? Like, depende, meron ba siyang ilang taon o ilang kilometer? Yes, ma'am. Depende po sa pag-maintain nyo po, ma'am. Depende sa maintenance. May battery charger kayo or lagi nyo nagagamit. So, yung battery... So, importante yung battery tender. Importante po pag hindi nyo nagagamit. Pag hindi nyo nagagamit. So, guys, importante, sabi ni Kuya Roy, yung battery tender kapag hindi ginagamit. Okay. So, bukod sa battery, Kuya Roy, ano pang ikakabit natin? So, guard lever. So, itong unit na to, guys, may kasama na siyang... That's very important, guys. Kasi normally, kapag ka... Hindi naman natin masasabi kung kailan ka babagsak or, di ba, let's not wish for that. But anyways, maganda kasi kapag meron kang lever guards, kasi pag bumagsak ka, yan yung unang-unang may possibility na masira. And isa rin siya sa mga parts na dapat iniingatan natin. Kasi syempre, of course, di ba, brake levers and of course, the gear levers, which is very important. So, sa ibang mga motorcycles, guys, upgrade siya or optional. Pwede kayong bumili kung walang nakalagay sa unit niyo. Okay. Tignan natin yung kanyang side mirror. Just showing it to you bago niya ikabit lahat. So, this is the stock windshield of an F750. But, of course, depende sa rider, Kuya Roy, kasi meron iba. Meron option na mas mataas, may mas mataas pa ng konti. Kasi the windshield, guys, ito yung maganda sa kanya. Pag may malaking windshield mo, hindi mo masyadong na-feel yung wind na pumapalo sa katawan. Dapat na, ano niya, tire pressure, yes. 32, 35. Kuya Roy, i-apply mo ba yan sa lahat ng motor? Or depende talaga sa... Depende po sa motor. Yung pressure niya, depende kung anong motorcycle yung meron ka. So, you always have to check the manual. So, for this F750, 32 yung harap, 35 yung likod. But of course, adjustable yan. Depende kung anong riding preference mo. Kasi may mga ibang riders na mas gustong mas matigas. Meron naman gustong mas medyo malambot. So lahat, guys, ang battery 12 volts, pero iba-iba lang daw. Nagkakatalo lang siya sa ampere. Depende so kung anong capacity nung inyong motor. Yan. Importante din yun. Kasi syempre, di ba, Kuya Roy, yung iba minsan, mali yung nilalagay pala nila na ampere. O yun, nag-over voltage. Ito yung pinakita ko sa inyo kanina. Ito ang kanyang standard low seat height ng isang F750. Kaya to ginawa ni BMW, guys, kasi para sa mga short riders na hindi masyadong binihiyaan ng height. Pero yun nga, buti na lang there's an option for low seat. Kasi yung iba talagang aftermarket pa tong low seat na to.
And what else? Especially yung iba naman, medyo may height but hindi pa sila ganun ko-confident sa height ng kanilang bike. So they still opt for a lower seat. Yan. So ito ang chain lubricant na nakakabit ngayon, guys, from Berlin, Germany pa yan galing. So pag natuyo siya, ganyan siya. Okay. Tapos eventually, mawawala rin yung pagka-wipe niya, no? Kapag ginamit niya na siya. Activated na si Diana and Sir Percy will guide us kung ano ba yung mga dapat ko pang matutunan kay F750 GS 40th edition. So Sir Percy, etong gagawin natin kasi I know normally ginagawa naman to no, when you're like buying a bike, but of course para at least mag-guide din yung ating mga viewers and of course especially dun sa mga newbie riders na una pa lang bumibili ng bike, para alam nila kung ano ba yung mga dapat nilang matutunan sa isang unit. So Sir Percy, ano yung first things first? Yung susi siguro. Yes, Ma'am Rica. So this is how it works. Ang ating bike is keyless na siya. So makikita nyo, ito yung fob key natin. Yan, ito, lagayin lang siya. Pero most of the time, kailangan mas better na nasa bulsa. Para, kasi minsan may tendency na maiwan natin. Pag park natin sa parking, minsan naiiwan. So ito, pansamantala, lalagay mo natin siya dyan. So, sir, pag sinabi mo bang keyless, ibig sabihin ito, ilan yung kilometer, anong ano niya? Distance niya bago siya... Yes, mga 1 meter, wala po siya dito. Mga 1 meter. 1 meter. Okay, sige. So, tapos, lahat ba sir ng 40th edition keyless na? Or anong mga specific models ang keyless na? Lahat po keyless na except yung 310 GS natin. And the rest, 750, 850, and 1250 last. Lahat keyless na siya. Okay, so at least I know. Yan. So by the way, 6.5 inches ang kanyang TFT display. Digital na to sir, no? Full TFT screen, yes. Digital. So pag nag-appear na po yung screen natin, pwede na natin start bike. So naka-neutral naman siya. Naka-neutral. Electric starter, okay. Make sure na of course, syempre naka-neutral ka, no? Baka bigla umandar siya ng ano. Okay, ano sir yung mga ano nito? Yung mga, okay, so meron siyang neutral of course, and then fuel consumption, tama? Yung fuel gauge po natin, that's the fuel gauge. Isa-isahin po natin yung mga switches. Dito okay. Po tayo sa right side, syempre the throttle. Throttle. Meron tayong heated grip. Yes. Heated grip, ay meron na pala siyang heated grip. Pag perfect. Pag malamigang panahon or umuulan, open nyo lang siya. Ito po yung pinaka-logo niya. Yan. So, pag nag-appear po yan, iinit na yung mga grips natin, left and right. Pag malamig, sir, ang panahon, yes. Pwede rin yan. Umulan, yes, pwede po. Okay. Para po, syempre, mag-warm yung ating mga grip. Kasi nga, bali, di ba pag malamig, talagang medyo yes, para, yes. Nanginginig ka na eh, di ba? Oo. Nag-ride ka ng malamig or umulan. Tama. At comfort yun habang nag-ride ka. Okay. So, heated grip, okay. Here, another mode. Right, riding mode. Okay. So, meron tayong rain, road. Rain, road, dynamic. Sir, anong mga difference enduro? Ay, okay. So, four modes siya. Rain, anong... Okay, pag umuulan. Pag umuulan siya, okay. Madulas. Yes. Mahina yung torque niya. Malakas ang traction. Okay. So, mahina kung, ang torque, malakas ang traction. Yes. Next mode, the road. Yan yung pinaka-common pag nag-ride. Sakto lang siya. Sakto. Yes, all the time. City ride. Yes, city ride. Yeah. Next is dynamic. Siyempre, from the word itself, dynamic. Malakas ang torque niya, less traction. Yes. Ito yung parang sport. Yes. Oh. Medyo, yes. Yes. Next mode is enduro. Most of the time, ito yung ginagamit pag mag-off-road. Off-roading, yes. Off-roading. So, lahat yan. Pag mag-ride ka lang, usually road ka lang. Okay. So, road... Rain, dynamic, and enduro. Enduro kapag ka mag-off-road ka. So, may specific pala yun, guys. So, four modes siya. Okay. The left side naman po. Okay. On the left are... Flasher. Flasher, okay.
high beam. Mm-hmm. Maganda, meron na siyang cruise control. Cruise control. Pero yung cruise control ba, sir, meron yung certain speed na dapat, ano, inaalam mo bago ka makapag-cruise control? Like 100, 120, ganyan ba yan? Usually, 100 ang ginagamit. Pwede. Control, yes. Okay. Hindi ko pa na tayo mag-cruise control. On mo lang siya, switch on, then switch. Set. Halimbawa, tumatapo na 100 or 120. Switch on. Set. Ganyan. Switch on and set. Yes, automatic na siya. Automatic na siya. Okay, that's nice. And then, of course, auto day, time, night. Okay. Auto day, time. Yes, parang pag naarawan itong screen natin, mag-dim yung headlight natin. I'll show you. So, support ito yung sensor. Ayun, nakita niya po yung headlight. Oh, ah, headlight. Okay, sir. Ah, so nag-automatic siya na daylight. Yes, 95. Bakit 95, sir? Di ba iba parang pag, ano, at least pag big bite, 97, ganyan. Anong ano mo? Recommended natin sa manual. Yes. Automatic na siya. Okay. Okay, so kailangan nandyan. Or nasa ano, mga, sa drivers, pwede. Mga 15 seconds maglalock. Ah, automatic maglalock siya after 15 seconds. Long press. Dito, sir? Ah, long press. Longer? Yun, so meron siyang click na maririnig ka na naka-lock na siya. Ah, pag unlock, quick press. Pagka lock, long press. Okay. Fab key. Tapos spare key. Plastic key lang siya. Ah, so pag nawala, sir, yung susi mo, oo, ano ang pinaka-importante, sir? Ito, no? Kasi ito yung fab key. Okay. Spare key. Okay. Okay, pag naka-red na ganun, hindi siya working kasi malayo yung susi. Tatapat lang siya sa may circle. Oh, amazing. Galing, ah. Mahalaga to. Oo, mahalaga yun. Pag-start natin, may kita ng bike. Remote key, oo. So, lahat ng ano, may error, mag-appear sa last day. Okay, pero kahit na, sir. Sorry. Yes. Pag pinakita ni bike na wala kang susi, pag tutuloy-tuloy, hindi naman siya mamamatay. Tuloy-tuloy pa rin siya mag-start. Pero, pag siya pinatay mo yung bike, hindi na mabubuksan ulit. Unless, ididikit mo ulit siya dito. Okay. Alright. Nagamit na naman ito for emergency. For emergency. Kailangan tanggalin yung seat. Yes. Oo. Tama. So, yung seat niya, ayan, meron din siyang konting compartment, which is very small, so at least pwede mo lagay dito yung mga ano mo, rehistro, di ba, and special ano, things that you need to bring. Yan. Thank you for joining me as I unbox my new baby, si Diana. So, do watch out for our adventures. And I'm officially using the hashtag adventures with Diana. Please don't forget also to like, follow, and subscribe at Moto. See ya! Bye!